Itanong mo kay Prokali Quran at Biblia ang sasagot. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa sugo na si Muhammad at nagsisigawa ng kabutihan, katotohanan ng aming papalisin ang kanilang mga maling gawa at aming gagantimpalaan sila ng ayon sa buti ng kanilang mga gawa. Quran Chapter 29, Surah 29, Al-Ankabut, at ang aya ay 7. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Bilgori. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. At magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa ating palatuntunan sa hapong ito. Sa muli pong pagtatanghal, kami po ay inyong samahan sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan, ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan lamang ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At meron pong mga pag-aaral na isinasagawa sa ating tanggapan. Isa na po si Badal Akaka sa mga lecturer po natin. At meron ding ipinamamahagi na libreng Islamikong babasahin. Libre po yan, wala pong bayad. Kaya po kayo ay aming inaanyayahan na dumalaw po sa aming tanggapan, sa leksikin po ang Islam, upang sa ganon tayo po ay makakakuha ng tamang kaalaman patungkol sa relihiyong ito, lalong-lalo na po doon sa mga nagsasaliksik kung ano ba ang totoong relihiyon. Ito pong ating pangradyong palantunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo lang po ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palantunan sa radyo. Mangyari po na pakilike na rin yung aking Facebook page na www.facebook.com/brokhalidsanchez. At sa mga nais namang maging bahagi ng ating palatuntunan, ito po ang ating hotline, 0915-50-63652. Uulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At sa hapong ito, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, at kasama ko pa rin sa ating palatuntunan ang atin pong mga tagabasa na kung saan ito po ay pinangungunahan ng ating Pangulong Tagabasa na isang Hafiz, at ito po ay walang iba sa katauhan ni Sheikh Morris. Sheikh, baka meron kang babatiin dyan ng mga listener mo, tagapakinig mo sa ibang bansa o dito sa Pilipinas. Pwede mo nang umbisahan, Sheikh. Actually, wala naman, Sheikh. Wala na, Sheikh? Alhamdulillah. Okay. Yung kanyang pangalawang pangulo po, sabagay, dalawa lang sila, eh, no? Presidente at saka Vice President. Dalawa lang, no? Si Brother Alkaka. Brother? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. At sinumang makarating sa kanya, sa kay Allah, na siya ay nananampalataya at nagsisigawa ng mga gawaing mabuti, ay sa kanila ang malaking antas sa kabilang buhay. Walang hanggang halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, mananahanan sila rito magpakailanman. Ito ang gantimpala sa mga nagpapadalisay sa kanilang sarili sa pamagitan ng pag-iwas sa lahat ng mga kasalanan at mga kasamaan na ipinagbabawal ni Allah at sa paggawa ng lahat niyang ipinag-uutos. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at magandang hapon po sa lahat ng aking mga kababayan, mga Kristiyano na walang sawang sumusubaybay sa aming programa. Nawa po, bago po tayo magsimula sa pagsagot sa iba't ibang katanungan tungkol po sa Islam, una po sa lahat, binabati ko ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa lahat po ng aking mga kapatid, no? At binabati ko rin ang faculty ng Islamic Education sa Polytechnic College, sa aking mga kaibigan na Ulul Albab na pinangunahan ni Zainuddin Tayuan. Binabati ko rin ang aking mga kaibigan na mga babae na sila Amira Pendong Zakaria, si Alia Pindaliday, si Kim, at higit po sa lahat na nakikinig sa hapong ito na aking pinakamatalik na kaibigan na walang iba kundi si Ma'am Halima Angkad. Nawa po ang kapayapaan ay sumayo at sumayin nyo. Take it away, brother. Okay, alhamdulillah. Pinakamatalik na kaibigan pala niya yung Sheikh. Alhamdulillah. Buti na yan, at meron kang pinakamatalik na kaibigan. Pinaka? Parang may pinapalawas ka, bro. Ako, marami akong mga pinaka. Pinaka? Pinaka. Ano yung, bro? Ano yung pinaka? Ano yung karugtong ng ano doon? Pinaka maganda, pinaka matangkad. Grabe ang adjective ng ano. Pinaka maputi. Pinaka maiti. Baka naman. Ala, marami ah. Pinaka mamahal, bro. Pinaka mamahal. Max, no? Pinaka maganda, ganyan, no? Katulad sa atin, pinaka guwapo. Allah. Nagbubuhat ng sariling upuan. Allahu Akbar. Okay, so ready na kay Sheikh? Alhamdulillah, tayo ay magsimula na sa pagsagot ng mga katanungan. Ngunit bago po dyan, binabati ko nga pala yung ating mahal na kapatid, kaibigan na si Brother Omar Reyes Banyas po ng Kingdom of Saudi Arabia. Okay, unang katanungan. Ito po ay mula kay Texter 0997-495-4687. Sabi niya ganito, lahat po ba ng aral ni Apostol Pablo ay kasalungat ng lahat ng utos ni Hesukristo? Ang tanong ni Sheikh ay, yun ba daw lahat na aral ni Apostol Pablo, kilala mo si Apostol Pablo, yes. Brother Akapa, si Pablo. Si Pablo. Ay kasalungat ba daw ito sa lahat ng utos ni Kristo? Yan ang kanyang ano. Hindi naman po lahat. Ngunit meron ang pinaka, may mga pinaka marami. Malalaking hindi lamang ordinaryong doktrina o aral ito, mga malalaking doktrina o aral ay salungat doon sa aral na ipinapangaral ni Kristo siya. Ngunit kung lahat, hindi po lahat, sapagkat meron pong mga aral si Kristo na ipinapangaral din ni Pablo. At ito nga ay tumutugma sa ating maluwalhating Quran. Halimbawa na lang itong pagtatalukbong siya, no? Itong pagtatalukbong ng mga babae.
Ito ay mabasa natin sa sulat ni Pablo sa mga taga Corinto. Yan po ay nasa Unang Corinto 11 at ang talata po ay 16. Ang sinasabi po dito ay ganito. Biblia siguro muna ang unahin ko sapagkat si Pablo Brother Akaka ang issue dito eh, no? Iyon yung tanong diyan, bro. Oo. Tungkol kay Pablo. Ganito po ang sabi tungkol ito sa pagtatalukbong. Si Pablo ang nagsabi nito. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiyahiya sa babae, ang pagupit o paahit ay maglambong siya. Maglambong. Magtundong. So walang duda, sa panahon ni Kristo, maging ang kanyang nanay, ang kanyang mga... yung mga kababaihan sa panahon ni Kristo, sila po ay naglalambong. At tinatakpan nila yung kanilang buhok. Oo, tingnan mo yung mga ribulto nga ni Maria na nasa simbahan. Di ba may lambong yan, Brother Akaka? Mm-hmm. Tama, bro. Kung hindi pinagbawal ni Kristo na huwag maglambong, di ba? Yes. So, yan ang aral na yan, sinusuga ni Pablo yan. Higit lalo sa ating maluwalhating Quran, sapagkat, in fact, napakarami nating mga... ilang beses na nating natalakay, yes, Brother Akaka, sa ating... Wali azwaji kawabanati kawalisa inumin. Na... alayhin na min jalabi. Yan, oo. Oh, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Oo, oh, sabihin mo na. Ya Ayuhan, Rasul, o Ya Nabi. O Propeta. Oo, oh, pinag-utos sa Propeta, yes, na... sabihin niya sa kanyang mga asawa, yes, sa kanyang mga anak na babae, sa mga... mananampalatayang babae na sila ay magtalukbong. Magbalot. Yes, balotin ang katawan. Yun so, ang pinakaminam sa kanila, bro, upang sila hindi abusuhin, sabi ng Allah. Yes. Lali kaadana ay yuurap na palayo din, oh, upang sila ay hindi abusuhin. Now, pero hindi naman talaga yun ang pinaka-main na topic, no? Yes. Kumbaga, dumaan lang tayo doon, Brother Akaka. Yes. Ito yun. Ito yung mga... yes. Magbibigay ako ng dalawa sa pinaka malalaking aral na kontra kay Kristo na sinalungat. Ibig sabihin, sinalungat ni Pablo. Aral niya sa mga Kristiyano, bro. Ito yung kanyang nasusunod. Yes. Aral ni Kristo, sinalungat ni Pablo. Mm-hmm. Yung kung ano yung ipinagbawal ni Kristo, yun naman ang ipinapangaral ni Pablo. Yun ang punto doon. No? So, ano ito siya? Pipick up tayo, Brother Akaka, yes, ng ilan sa kanila. Halimbawa po, itong sinabi ni Pablo o sinabi sa Biblia sa aklat po ng mga gawa na kung saan ay isa si Pablo sa mga nangungunang nangaral sa tao, sa mga sinaguga, sa mga simbahan, ipinapangaral ni Pablo na ito daw si Kristo ay anak ng Diyos. Isa yan sa mga, in fact, siya nga, mga malalaking aral ni Pablo yan, Brother Akaka, na si Kristo ay anak ng Diyos. Si Pablo ang isa sa mga promotor ng doktrinang yan. Saan natin mabasa sa Biblia yan? Yan po ay mabasa natin sa aklat ng mga gawa, 9 at ang talata ay 20. Ganito po ang sinasabi. At pagdakay kaniyang itinanyag sa mga sinaguga na si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Pagkatapos daw na si Pablo ay nagkaroon ito ng anosyek, pumunta ito ng Damasco, tapos nagkaroon siya ng sabi niya ayon sa kanya, isang pangitain, vision, na nakakabulag, 3 days yung nabulag, nakita daw niya si Kristo habang siya ay papunta ng Damascus. Pagkatapos nito, ay naging Kristiyano raw siya. Pagkatapos nito, ay ipinangaral niya sa mga sinaguga sa Damascus, sa Syria, doon sa mga simbahan, ipinangaral doon ni Pablo na si Kristo, siya raw ay anak ng Diyos. Isa sa mga aral ni Pablo yan. Matindi. So, ang tanong, itong aral ni Pablo na si Kristo ay anak ng Diyos,
sinasang-ayunan ba ito ni Kristo o hindi? Tama. Sinasang-ayunan ba ito ni Kristo? Brother Akaka, na siya ay anak ng Diyos? Magandang tanong yan, bro. Hindi sinasang-ayunan ni Kristo. Ganito naman po ang sinasabi sa aklat ng Lucas, sa paglilingkod sa atin ni Brother Akaka. Ito po ay nasa Lucas 4 at ang talata ay 41. Ganito po ang sinasabi. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw, na nagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At sinaway sila na di niya sila tinutulutang mangagsalita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Ayun. Yung pala po ang nangyari. Yes, sa panahon ni Kristo, Brother Akaka, abay nangyari po na may mga tao na sinaniban ng demonyo. Okay, sana kung sumanib sa kanila ay anghel, no? Kahit paano, masabi mong... tama yung kanyang doktrina, bro. Oo, tama ang sinasabi dahil ang sumanib sa mga tao ay anghel. Mm. Eh, ang problema dito, Brother Akaka, eh, ang sumanib doon sa mga tao ay demonyo. Demonyo talaga, no? Ang lino, bro. Oo, demonyo, no? Hindi sinabi nga anghel, di ba? Demonyo. Demonyo talaga. Ngayon, habang ang mga demonyo ay nandoon sa katawan ng mga tao, abay nagsisigaw ang mga tao. Sinisigaw nila, tinuturo nila si Kristo. Ano ba ang sigaw ng mga demonyo doon? Ang sigaw ng mga demonyo, sigaw nila kay Kristo, sabi nila, ulitin ko sa magandang balita Biblia. Magandang balita Biblia. Magandang balita. Yung binasa mo, Brother Akaka, ang dating Biblia yan. Dating Biblia. Sa ang magandang balita Biblia, ganito ang sinisigaw ng demonyo. Pinalayas din niya ang mga demonyo sa mga taong sinasapian ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw. Grabe, ano ito eh. Parang ano ito, present tense. Kasi ano eh. Sinasapian. Sinasapian. Tapos, present tense, bro. Oh, sinasapian ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw. Lumabas ang mga demonyo. Ano pala ito? Past tense na. Lumabas na eh. Yung pagsapi, present tense. Tapos, nung lumabas na sila, saka nangyari pala yung kanilang pagsigaw. Ano ba ang sigaw ng mga demonyo? Ito ang sigaw ng mga demonyo tungkol kay Kristo. Sabi ganito, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Sigaw din. Kasi sigaw pa. Sigaw eh. Hindi naman sinasabing ito'y pabulong, Brother Akaka. Sigaw talaga. Eh, hindi sinabing pabulong eh. Kung pabulong siguro, ikaw ay anak ng Diyos. So hindi yung pasigaw, bro? Hindi yung pasigaw, Brother Akaka. Eh diyan, ang nasabi diyan, bro, sumigaw. Sumisigaw. Lumabas silang sumisigaw. Ano ang sigaw nila? Ikaw ang anak ng Diyos! Grabe, turo nila si Kristo. Ikaw ang anak ng Diyos! Meron siyang, ano, Brother Akaka, kapag kabasahin mo yung mga, meron mga exclamatory point, kailangan, ano yan, pasigaw, pasigaw. Padin yan, no? Oh. Pag-aralan mo sa English, na kapag exclamatory point. May exclamatory point, ano yan, pasindak yan, di ba? Kapag may question mark, so patanong. Kapag period, period lang, declarative sentence, may ganon? Declarative sentence, ito yung mga sentence na nagde-declare. Interrogative sentence, ito yung mga pangungusap na nagtatanong. Di ba? Tama. Exclamatory sentence, exclamatory point. No? May tandang pananong. Ano, iba yung tandang pananong pala sa ano? Sa yes, exclamatory. Yung question mark yung tandang pananong. Question mark yun. Medyo nalilimutan na natin yung mga ano sa English. Ha? No. So, ang sigaw nila, ikaw ang anak ng Diyos! Grabe itong mga demonyo, no? Yun pala ang sigaw nila. Ngayon, ang tanong dyan, Brother Akaka, nung sumigaw ang mga demonyo at itinuturo nila si Kristo yes, na siya daw ay si anak ng Diyos, ano ang sagot ni Kristo? Yes. Ano ang sagot ni Kristo doon sa pasigaw ng mga demonyo na si Kristo daw ay anak ng Diyos. Ano ang sagot ni Kristo? Pakituloy na lang, Brother Akaka, kung ano ang reaksyon ni Kristo dyan.
ganito ang reaction ni Kristo. Parehong talata yan eh, Lucas 4:41. Anong reaction ni Kristo? Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Oh, sinaway. Ang liwanag, no? Hindi sinabing sinangayunan. Sinangayunan. Oh, kapag sinasangayunan siya, ano yan? Tama din. Hindi niya sasawayin. Yes. Kasi pambihira naman eh, sinasangayunan mo ako tapos sinasaway mo rin pala ako. Parang hindi naman yata tama yun sinasangayunan ko yung sinasabi mo pero sinasaway pala kita. Ay yung si Kristo, sinaway niya yung mga demonyo na sumisigaw na siya ay anak ng Diyos. At sabi pa ni Kristo, dahil alam nila na siya ay Kristo. Hindi pa, maliban sa sinaway siya, maliban sa sila ay sinaway, hindi pa sila pinapahintulutan. Matindi. Dalawa ha, sinaway sila, hindi pa pinapahintulutan na sila'y magsalita. Ano ang kanilang sinasabi pala? Yun ang sinasabi nila na si Kristo daw ay anak ng Diyos. Sinaway, hindi pinahintulutan. Bakit? Sapagkat alam daw ng mga demonyong ito na si Kristo ay Kristo. Kristo, Messias. Messenger. Na siyang sinabi naman ni Kristo nung siya'y nasa lupa. Alamin natin sa ating maluwalhating Quran kung talaga bang anak ng Diyos si Kristo. Sa chapter 19 po ng Quran at ang aya ay 30, tingnan natin kung siya ba ay anak ng Diyos dyan. Si Kristo rin nagsabi dyan, ipinahayag ng Allah yan. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, siya, si Jesus, ay nagpahayag, katotohanan ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay hinirang niya na isang propeta. Ang liwanag, oh. Ini Abdullah, sabi ni Kristo. Katotohanan, ako ay anak ng Diyos. Hindi. Ganun ba ang pagkakasabi, Bada Akaka? Hindi. Ano sa Arabic yung anak ng Diyos, eh? Kasi ang sinabi dyan, ini Abdullah. Yes. Eh kung sakaling ang sinabi ni Kristo, ako ay anak ng Diyos, paano sabihin sa Arabic yun? Anak ng Diyos? Oh. Ana Ibnullah. O dapat, Ana Ibnullah. Kasi bin, no? Oh. Anak. Eh, hindi naman Ibnullah ang pagkasabi kay Abdullah. Yun. Siya ay alipin ng Allah. Magkaiba yung Ibn o at anak. O alipin at anak. At ang maliwanag dyan, sinasabi, nung si Kristo ay nasa duyan pa, nagsalita siya, na siya raw ay alipin ng Allah. Magkaiba po yung alipin at ang anak. Magkaiba po yun. No? Yung napakalaki ang pagkakaiba. Oo naman. Magkaiba yun. Yung alipin, hindi mo anak. Oo. At yung anak, yung anak. Magkaiba sila. Magkaiba sila. Kumbaga, kung tumaan sa kanyang ano, bro. Yes. So. Pero hindi na, ano yan eh. Baday Akaka. Ang tanong is, totoo, bakit? Ang alam niyo ba, siya ba ay hindi pwedeng magkaroon ng anak? Mm-hmm. Di ba, Sheikh? Bakit? Di ba pwedeng magkaroon ng anak ang Allah ninyo? Yes. At gagawin niyang anak ay si Kristo? Di ba pwede yun? Para naman si Kristo ay maangat yung kanyang estado sa buhay? Kasi mas mababa kasi kapag kaalipin, eh mukhang maliit, no, yung yes, yung tingin natin sa alipin. Unlike kung anak, ay talagang mataas ang antas noon. Kung yun ang sinirang talaga ng Allah. Oo. Ngayon, ang tanong is, bakit hindi ba pwedeng gawing, hindi ba pwedeng magkaroon ng anak yung Allah? Hindi ba pwedeng magkaroon siya ng anak? Eh Quran ang pasagutin natin. Ganito po ang sinasabi sa Quran chapter 6 at ang aya ay 101 yan, class 101. Ganito po ang sinasabi. Iqra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, siya ang pinagmulan ng mga kalangitan at kalupaan. Paano siya magkakaroon ng anak gayong siya ay walang asawa? At siya ang lumikha ng lahat ng bagay at siya ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. Yun ang sagot sa tanong. Bakit hindi ba siya pwedeng magkaroon ng anak? Eh, patanong din ang sagot pala, Sheikh, no? Paano siya magkakaroon ng anak kung wala siyang asawa? Ikaw lang, Father Akaka, eh. Kahit may asawa ka, hindi ka rin pwede magkaroon ng anak, no? Ay, hindi ka, pwede ka palang magkaroon ng anak, pero hindi ka pwedeng manganak. Manganak. Yun. Iba kasi yung manganak, para lang sa babae, para no? Babae, pero ang lalaki, pwede siyang magkaroon ng anak, pero hindi pwedeng manganak. Ang Allah, sabi niya, patanong nga, eh. Siya ang pinagmulan ng mga kalangitan at kalupaan. Masya Allah. Paano siya magkakaroon ng anak e wala siyang asawa? Okay, sige nga, ituro nyo saan sa Biblia na sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay merong asawa? Sige, sinong pastor ang makasagot niyan? Pare ang makasagot niyan. Turo nyo sa Biblia. Saan mabasa sa Biblia na ang Diyos ay merong asawa? Turo nyo. Yung lumikha ng langit at lupa, may asawa. O kahit na sabihin natin, huwag na yung asawa. Kabit na lang. Kabit na lang. Saan mabasa sa Biblia yun? May babasa ba sa Biblia na ang Diyos ay may asawa? Sa maluwalhating Quran, sinasabi, paano siya magkakaroon ng anak? Kaya wala nga siyang asawa. Kasi nag-iisa lang siya. So, sinagot doon ang tanong, Brother Akaka. Ngayon, dagdag na tanong dyan is, gaano ba ka samang bagay itong pagsabi na ang Diyos ay may anak? Kapag kasi sinasabing gaano siya kasama, kumbaga pwede mo i-compare siya sa ano ba, sa isang krimen, no? Yung merong pumatay, nagmasakir, halimbawa si meron tayong may nangyari diyan na may isang babae na pinatay na, ginahasa na, gichap-chap pa, tinapon pa sa mga kalsada, pinaghiwa-hiwalay ang kanyang mga katawan. Sumasabi natin yun ay heinous crime, napaka ano noon, napakasamang krimen, no? Karumaldumal na krimen. Itong pagsabi na ang Diyos ay merong anak, gaano ba kasama ito? Saan ito inihambing? Gaano siya kasama? Kasi para sa atin, simpleng bagay yung sabi na may anak ang Diyos. Simpleng bagay lang yun sa mga hindi nakakaalam, Sheikh, no? Sa mga hindi nakakaalam, simpleng bagay yun. Parang wala lang sa kanila. Halimbawa, si Brother Akaka, sabihin ko na si Brother Akaka meron niyang anak. Meron siguro. Tapos, alam ni Brother Akaka na hindi naman totoo yun. Diba? Dahil una, wala naman siyang asawa. Hindi pa sila na-engage nga ni ma'am. Kahit engagement, hindi pa nangyari, Brother Akaka. So, sabihin mo na meron na siyang anak. Para kay Brother Akaka, ito isang pagkakabit ng isang bagay na walang katotohanan mo sa kanyang pagkatao. Kasi kahit engagement, kahit girlfriend, wala. Mayroon siyang binabati na ma'am, pero hindi naman siya sabing asawa yun. Ma'am lang. Mm, diba? Tapos sabihin mo na meron siyang anak. O, diba? Hindi bro, anak sa unang asawa. Ay, sa unang asawa. Sa pagkabinata. So, ihambing natin. Alamin natin kung gaano kasamang bagay na naging ordinaryo na lang sa ibang relihiyon, gaano ba kasama itong pagsabi na ang Diyos ay merong anak? Ganito po ang sinasabi sa Quran 19, simula ng 6:18 hanggang sa 93. 88 hanggang 93, Suratul Maryam. Ganito ang sinasabi. 88? Opo. Or
Ochintay otso. Otso otso. Otso otso. Ikra. Otso. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sila ay nagsasabi, ang pinakamahabaging Allah ay nagkaanak ng isang lalaki. Katulad ng pagsasabi ng mga Hudyo, si Ezra ay anak na lalaki ni Allah. At ng pagsasabi ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak na lalaki ng Panginoong Diyos. At ng pagsasabi ng mga paganong Arabo, na siya ay nagkaanak ng mga babae, ang mga anghel. Katotohanang kayo ay nagtambal, nagtambad o nagtaguri ng isang kakilakilabot na masamang bagay. Allahu Akbar, kakilakilabot at masamang bagay. Tapos, ano mangyari? Na dahil dito, ang kalangitan ay halos mapulit. At ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim. At ang kabundukan ay malansag sa pagkaguo. Bakit? Na sila ay nagpaangkin ng isang anak o nalalaki sa pinakamahabaging Allah. Tama ba yun? Sige. At hindi katampatan sa kamahalan ng pinakamahabaging Allah na siya ay magkaanak ng anak na lalaki o supling o mga anak. Walang sinuman ang mga kalangitan, ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabaging Allah na siya'y hindi isang alipin. Ayun, napakaliwanag. Matindi pala. So ang tanong natin is gaano ka samang bagay itong pagsasabi na ang Diyos ay may anak? Naku po, kakilakilabot. Isang kakilakilabot na masamang bagay. Kapag kasabihin natin kakilakilabot siya, nakakatindig balahibo yun. Kakatindig balahibo, nakakakilabot eh. Tapos sinabi pang masamang bagay. Kasi meron namang kakilakilabot, hindi rin masama. Yes. Tinitindigan ka ng balahibo, pero hindi naman masama para sa yun. Ito, matindi ito, brother. Napatawa si brother Mamita Dem eh. Ito siya, matindi, kakilakilabot, ang masamang bagay. Allah, Akbar. Grabe. Ano itong kakilakilabot na masamang bagay? Yung pagsasabi na ang Diyos ay may anak, katulad ng sinasabi ng mga Hudyo, na itong si Ezra ay anak ng Allah. Itong mga Kristiyano, sinasabi na si Jesus ay anak ng Allah, anak ng Diyos. Itong mga paganong Arabo, sinasabi nila, itong mga anghel, anak na babae ng Diyos. Yan daw ay isang kakilakilabot na masamang bagay. Ano ang epekto noon? Sabi niya, na dahil dito, ang kalangitan ay halos mapunit. Allahu Akbar. Halos mapunit. At ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho. Can you imagine kung mangyari ito siya? Yung magkapunit-punit ang kalangitan, magkabiyak-biyak ang lupa, magkalansag-lansag ang mga kabundukan. End of the world ito eh. Grabe talaga. Katapusan ng mundo. Ibig sabihin, sobra pa sa bagay na dumadating, bro. Oo, inihalin tulad ang isang bagay na ito, itong pagsasabi na ang Diyos ay may anak. Parang sinasabi mo na rin yung scenario, yung eksena na ang mundo ay nagunaw na. Ganun kasama, ganun kakilabot, ganun katindi. Itong pagsasabi na ang Diyos ay may anak. May anak.
inihalin tulad siya sa ganong scenario. Imagine mo lang, magugunaw ang mundo. Kung gaano kasamang bagay, gaano kakilabot yan, yung magugunaw ang mundo, nandun ka. Sino, nakita mo yung palabas na 2012, Brother Akaka. May nabuhay yung, pa bro. Oo. Ewan ko, Brother Mamita Dim, nakita mo yun, 2012. Ikaw, Sheikh, nakita mo yung 2012. Oo. Yun yung palabas na ang mundo ay, nag-over yung sa ilalim ng lupa, yung kanyang core, no? Core, sa core. Science, diba? So, nawasak. Oo. Kaya ang nangyari is, nagkaroon ng tinatawag na lindol. Oo. Pagkatapos, nakita natin doon sa palabas na ang New York City, ang Amerika, pati ang Vatican, ha? Ay nagkawasak-wasak, nagkabitak-bitak, no? Ibig sabihin ng Saudi Arabia lang ang hindi. Natakot siya sa mga ulama natin, eh. Baka magpalabas daw ng patwa na iba na huwag nung panuorin yung palabas. Kaya hindi sinama na magunaw ang ano doon, no? Yung Kaaba. Pero pinakita doon sa palabas yung pagka-biak ng ano, di ba? Yes. Yung ano yon yung pagkasira ng mga ari-arian ng simbahan, simbahan yung sa Vatican, no? Kanto-like. So kung yun palabas lang yun, di totoo yun. Nanonood ka lang doon, grabe na ang pag yung tindig na balahibo natin, yung kilabot na nararamdaman mo, Brother Mamita din. No? Lahat ng balahibo mo nagtayuan na, pati yung ulo mo, buhok mo. Na plat ang buhok mo, nagtindigan. Oo. No, kaya mangyari gano'n, no? Pati kilay niya na plat, nagtindigan na rin sa sobrang kilabot na nakita niya. Oh, bro. So gano'n inihalin tulad kung gaano kasama itong pagsasabi na ang Diyos ay meron siyang anak. Hindi talaga maganda. Grabe. Gunaw, no? Ngayon, simple lang ang logic dyan, Sheikh, dahil kung halimbawa ang Diyos ay Diyos, siyempre kung magkakaroon siya ng anak, yung anak niya, Diyos din yun, di ba? Yes. Hindi naman pwede, Sheikh, na tao. Yung tao, yung anak ng tao ay aso, ay hayop, di ba? Siyempre, kung tao, manganak, tao. Yung anak ng tao ay tao rin. Yung hayop, manganak, yung anak ng hayop, hayop din. Hayop din. Ay kung ang Diyos manganak, siyempre yung anak niya, Diyos din. Imagine mo lang kung ang Diyos nanganak, so meron ding isa pang Diyos. Ngayon, kung kambal pa yung anak niya, ala, pwede kayo triplets, quadruplets, dami-daming Diyos na yun. Mag-reunion na sila. Oo. Na anong mangyayari sa ating lugar kung marami tayong Diyos? Anong mangyayari sa mundo? Anong mangyayari sa kalangitan kung marami ang Diyos? Mahisira, bro. Magugunaw. Pasalitain natin ang ating Quran. Ano ang mangyayari kung marami ang Diyos? Ganito po ang sinasabi sa chapter 21 po at ang aya ay 22 ng Quran, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, kung nagkaroon man dito sa kalangitan at kalupaan ng iba pang mga Diyos malibang kay Allah, kung gayon katotohanan ang mga ito, ang kalangitan at kalupaan ay kapwa mawawasak. Luwalhatiin si Allah, ang Panginoon ng Arsh, trono o luklukan. Higit siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa kanya. Talagang katapusan na naman ng mundo ang sinasabi diyan, Brother Akaka. Sheikh. Grabe talaga mo. Tiyak na magugulaw. Sabi ng ano, kung meron daw iba pang Diyos maliban sa kanya, magugunaw daw itong mundo natin, kalangitan, magugunaw ito. Kung meron pang ibang Diyos maliban sa kanya. Aba, na-imagine ko tuloy, no? Kung sa Cotabato City, mangyari na dalawa ang mayor natin. Hala,
Eh, ano kayo mangyari sa City Hall niyan, Chef? Parang sa Makati, bro. Dalawang mayor dati. Oo. Oh, may mga lugar sa Pilipinas na may dalawang mayor na umuupo, di ba? Eh, di ba ang gulo? Eh, resulta, nagkawasak-wasak yung mga yung building ng kanilang City Hall, di ba? Dahil yung isang mayor, yung isang mayor, ibang order, yung isa, ganun din, di ba? O mayor lang yan, ha? Governor. O sa Pilipinas, kung magkaroon ng dalawang presidente, halimbawa, yung isang presidente doon nakatayo sa, nakaupo sa, ano, sa... Malacanang. Malacanang. Yung isa naman, dito, halimbawa, kahit na sarili, i-claim natin, ako presidente ako, ha? Magigirahin ako dito. Hindi matanggap na isang presidente na meron pa isang presidente. Ang mangyari, magugulo yung lugar natin. Tama. Oo, magkakaroon ng gera yan dahil i-claim ng isa, ako ang tunay na president. Isa, hindi. Fake yan. Ako ang tunay. Sabi niya, pwede bang tayo na lang dalawang presidente? Mag-away talaga yon. Sa lupa lang yun, brother. Akaka, paano pa kaya kung yung sa Diyos na dalawang Diyos? Siyempre, kapag Diyos ang isipin natin, makapangyarihan yon. Yes. Kapag Diyos, powerful. Andiyan na yung may mga kapangyarihan silang gumawa ng tao. May kapangyarihan silang pumatay ng tao. May kapangyarihan silang magpasabog ng kidlat. Or di kaya may kapangyarihan silang magpatunog ng trompeta. Yung thunder. Uh-huh. Diba? Halimbawa, yung isang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay kaya niyang magdala ng bagyo sa isang lugar. Diba? May ganun eh. O di kaya yung isa naman, ang kapangyarihan niya ay kaya niyang utusan yung isang yung apoy na ano, sunugin yung ano, di ba? Isang lugar naman. Oo. Jasasa. Na. So puro sila mga kapangyarihan, siyempre gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan para matanggal yung masulo nila yung kapangyarihan, di ba? Mm-hmm. Eh di, parang tumutugma. Tama talaga, mawawasak itong langit at lupa kung meron pang iba pang Diyos maliban sa kanya. Dahil mag-aaway yan eh. Mag-aaway yan. So hindi po tama na ang Diyos ay marami. Ang tama doon, isa lang ang Diyos. Sino yan? Yan ay si Allah. Hindi si Kristo, hindi ang Espiritu Santo, hindi sino man. Ang tunay na Diyos, yung Diyos mismo ni Jesus Christ. Siya lang, wala nang iba. Tayong lahat. Yes. Sinabi sa talata, walang sino mang aakyat paparoon doon sa pinakamahabagin na hindi isang alipin. So lahat tayo alipin. Tayo'y sumasamba sa kanya. Hindi anak, hindi si Kristo anak. Tayo'y alipin. Kasama si Kristo doon. Sabi nga niya, inni Abdullah. Ako, alipin ng Allah. At yun ang pinakamataas na antas sa mga sumasamba sa Allah. Yung sabihin kay alipin ng Allah. Yun po ang isa sa mga aral ni Pablo na salungat, hindi lamang sa aral ni Kristo, salungat maging sa Quran, maging sa common sense. Salungat yun. Maging sa puso ng nakikinig sa atin na mga hindi mga Muslim. Itanong nyo sa puso ninyo. Tanggap nyo ba sa sarili ninyo na marami ang Diyos? Ang puso natin magsasabi, isa lang eh. Sure. Yun ang bulong ng puso, isa lang ang Diyos. Minsan, nung doon ako siya sa palimbang eh, kaharap ko mga sagradong katoliko lahat. Lahat sila, kapag katanungin mo, ilan ang Diyos? Isa lang. Lahat sila, ilan ang Diyos? Isa lang. Pero, tatanong mo sa kanila, anong pagkakilala mo kay Kristo? Ang sagot nila, Diyos. Ayan, nakataas yung isang daliri ko. Ano naman ang pagkakilala nyo kay sa Diyos, sa Ama ni Kristo? Kataas naman isang daliri. Sabihin nila, Diyos! Ano naman ang pagkakilala ninyo sa Espiritu Santo? Tatlong daliri na nakataas. Sabihin nila, Diyos! Ngayon, itanong mo ulit, ilan ang Diyos? Sabihin nila, isa lang! Allahu Akbar. Sira yung kanilang ano, buwang. Sira ang mathematics niya. Kaya minsan, masabi natin, matanong natin sarili natin, saan nag-aral, saan kaya sila nag-aral ng kanilang mathematics? Si Kristo daw, Diyos. Ang Ama ni Kristo, Diyos.
Espiritu Santo, Diyos. Tatanong mo ilan ang Diyos? Isa lang. Pero tatlong sinasabi. Mathematics ang mali. Hindi lang yun insulto sa Diyos eh. Ito'y insulto pa sa katinuan ng pag-iisip. Insulto yun. Alam mong tatlo yan, sabihin mo isa lang. Allahu Akbar. Grabe, no? Ginawa nilang times, bro. Pero hindi natin masisi itong ating mga kababayan, mga Kristiyano, mahal natin sila. Sapagkat sila ay na-influensyahan lamang ng aral ni Pablo. Actually, hindi talaga eh. Kasi sumusunod lang sila. Katulad sa akin, dating Kristiyano, sumusunod lang siya. Kung ano ay pinangaral ni Pablo na mga pastor. So, buti na lang eh, ginamit ko ang aking isip. At alam ko na kapag 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Hindi talaga 1. Oo, maliba na lang kung gagamitin mo multiplication. 1 times 1 times 1 is equal to 1. Yun ang isa sa mga doktrina ni Pablo na kontra kay Kristo. Dagdagan pa natin, isa pa. Ito. Doktrina ito, hindi lamang basta-basta ang doktrina ito, Sheikh. Mm. Kundi ito yung pagkatao ni Pablo. Hoy! Ito yung pagkatao niya. Si Pablo, ha? Oo. Oh. Alam mo si Pablo, Padre Akaka, mahilig ito magmura. Uy! Palamura yan. Palamura siya, bro. Palamura. Dapat ang isang mga ngaral, palamahal. Hindi palamura. Dapat mahal. Yes. Eh, ang problema dito, imbis mahal ang abutin mo sa kanya, hindi mahal ang abutin mo kay Pablo, abutin mo sa kanya, mura eh. Kaya masabi ko, palamura itong ni Pablo. Tingnan mo ito ah. Sample ng pagiging palamura. Hindi palamahal. Kundi palamura. Palamura. Baka dyan yan yung ginaya ni Eli Soriano, bro. Oh, yan. Eh, yan kasi Pablo style. Kasi Pablo yan eh. So, tingnan nyo ah. Basahin natin sa Bibliyang ang magandang balita. Dapat dito magandang balita kasi mura ito eh. Bad news. Mura eh. Sa unang Korinto 15 at ang talata ay 36. Ikaw na nga magbabasa, Brother Akaka, kasi parang ano eh. Maganda siya magbasa. Oo, magbasa ka, maganda ka magbasa ng mura ito. Kasi magandang balita. Yeah. 36. Ganito ang sinasabi. Ikra. Hangal! Ah, grabe. Hangal, ha? Galit talaga. Hangal, ha? Sige, ano? Sino? Sige, tuloy mo. Hindi mabubuhay ang binghing itinatanim hanggat hindi iyon namamatay. Grabe. Simpleng, ano lang, may mura, no? Oh. Talaga, merong exclamatory point, wala. Merong, bro. Meron, talagang galit. Galit. Anong versikulo yun, bro? Parang... Sa unang Korinto 15 at ang talata ay 36, sabi niya, hangal! Ano ba yung hangal? Anong hangal? Gago. Kung sa ano yan, sa wikang Espanyol, estupido. Estupido. Ganun, estupido. Karamba. El bobo de la yoka. Ganyan ang mga expression. yung mga Espanyol, mahilig magmura. Yung... Hindi tayo nakaligtas itong mga Bangsamoro people. Minura din yan ng mga ano eh, oh, Spanish eh. Diba? Yung mga, ang tawag nila sa atin, Indio. Diba? Si Jose Rizal, galit na galit Indies. Sa mga Espanyol, mahilig magmura eh. Yung mga ano, nahawaan yung mga Tagalog eh. Yung mga Tagalog doon sa Kamaynilaan. Ang galing-galing din nila magmura. Putang ina mo. Ulol. Oh, ito yung presidente natin, buti. Buti kong ulol, albab. Oo oh, nga, no, Sheikh. Pero yung ulol... Pero yung sa Biblia, bro, yung ulol, masama yung sa Biblia. Pero sana yung Biblia mo na Bisaya? Doon sa ano, doon sa bahay, Brother Mamita din. Yun ang maganda. Ito matindi, oh. Hangal. Oh, grabe, hangal. Ano yan? Tarantado. Oh, ibang-iba yan. Allahu Akbar. Ikaw, sabihan ka ng hangal, parang sasabog ang ulo mo sa galit mo. Oo, bro. Eh ngayon, hindi lang. Hindi ka magkatis, bro. Oo, makapatay ka siguro. Makapatay ka rin siguro ng tao. Correct, oo. Aba, hindi lang. Pwede pa natin patawarin ito, Sheikh, dahil isang beses lang, dalawa, pwede pa, no? Aba, hindi lang isang beses ito ginawa ng Pablong ito.
na siya'y nagmumura. Mantakin mo siya. Pati yung mga tao na nakatira sa bayan ng Galacia. Kasi itong Galacia, isa sa mga bayan ito na sinusulatan ni Pablo nung kanyang kapanahunan. Mantakin mo pati itong mga tao nakatira sa taga-Galacia. Sa Galacia, minura niya. Allahu Akbar. Tingnan natin kung paano niya naman minura ang mga taga-Galacia. Brother Akaka, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, 3 at ang talata ay 1. Ganito naman ang sinasabi. 3:1. Mga hangal kayong mga taga-Galacia. Oh, grabe no. Mga hangal kayong mga taga-Galacia. Mga hangal. Sa ano yan, sa Bisaya kasi salitang hangal, buang. Buang? No? Buang kayo. Mga ignorante, mga abno. Pastilan. Oo. Oh. Yung daw mga taga-Galacia, mga hangal. Si Pablo nagsulat. Napasiko yun, naman siya dito, bro. Oo, yung 3. Ituloy mo sa talatang 3, Brother Akaka. 3, dumiretso ka sa 3. Oh, ang sabi sa 3. Talagang napakahangal ninyo. Grabe. Meron pang talaga, oh. Indeed. Indeed. Katotohanan. Talagang napakahangal ninyo. Oh. Grabe, ah. Ang tanong, talaga. Ang tanong dito is, ito bang pagmumura ni Pablo sa Biblia, sinasang-ayunan na ba ito ni Kristo? Ah, ayan, di ba? Kasi aral, sinasang-ayunan ba ni Kristo yan? Yes. Okay ba kay Kristo na ikay magmura katulad ng pagmumura ni Pablo? Buti na ako, hindi ako tagasunod ni Pablo Sheik eh. Kasi ayaw kung matulad dyan sa mga ganyang mga ano. Dapat ang isang tao hindi dapat palamura. Kaya itong mga Kristiyano dito sa atin, with your respect doon sa mga tunay na mga Kristiyano, na mga mabubuting tao talaga, lalo na yung mga Tagalog, madalas sa kanilang bibig mapansin mo yung mga putang ina, diba, no? Yes. Lalo ganun, tangina, lalo, kapag magalit may mura talaga. Pwede ba na ang isang tao magalit, hindi mura ang lalabas sa bibig niya? Pwede yun. Saan nangyari yan? Dito lang sa mga Muslim yan. Kami mga Muslim, kapag nagagalit kami, hindi mura ang lalabas sa bibig namin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang sinatatapos, pupugot na yan. Kapag sisigaw ng Allahu Akbar! Pupugot na yan. Natatakot sila doon. Hindi ka ba natatakot na ang isinisigaw niya is putang ina? Mas matindi yun. Mas malapit yun eh. Baka ang pagkakainti nila bro sa Allahu Akbar. Attack. Oh. Iba na yung masama na yung kaulungan bro. Ang nila bro, attack. Mira, putang ina, ganun. Lagi nga astagfirullah. Sa atin, kapag galit tayo, Allahu Akbar, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, yan ang sinasabi natin. Di ba? Oh. Kapag ikay na may masaya, sinasabi natin, mashallah. May kaibigan ako na Tagalog, kahit masaya, putang ina pa rin ang sinasabi. Allah. Oo. Putang ina, ang saya-saya ko. Oh, may alam ako doon, brother, ano ha, brother Alkaka. Grabe yan. Kasi naging expression na niya, yung pagmumura. Hanggang sa siya ay namatay, putang ina. Huling salitang nasabi niya, putang ina. Allah. Ako, may kilala ako na, ano eh. May alam ako, Sheikh, na doon sa atin banda na yung binaril. Hindi ko nasasabihin kung sino siya. Sabay nung binaril ito, dinala sa ospital yung tricycle driver ang nagdala sa kanya. Sabay, ang huling salitang nasabi niya, nung nakita niya may dugo na lumabas sa katawan niya dahil binaril, yung nasabi niya ay putang ina. Hanggang sa huling hininga niya, ang nasabi niya is pagmumura. Hindi niya nasabi yung praise the Lord. Hallelujah! Yeah. O, diba? Ganun dapat. Amen! Hindi ganun ang nasabi. Pagmumura. In the name of God. Dapat yun ang mga maganyang salita. Sasanayin sa bibig yun. Yung pagsasabi yung tungkol sa Diyos. Yes. Yung mura. Kasi po, ito ang sabi ni Kristo. Mateo 5 at ang talata ay 22. Sabi ni Kristo ganito. Tatapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapa sa panganib sa kahatulan. Ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka,
ay mapapa sa panganib sa Sanhedrin. At ang sino bang magsabi, ulol ka! Pagmumura yan, di ba? Ay mapapa sa panganib sa impyerno ng apoy. Dito tayo sa magandang balita Biblia. Magandang kaya kapag ka isang tao mamatayan at ang huling salita niya ay pagmumura, minura niya ang kapwa niya, o edi ang sabi ni Kristo, siya ay mapapa sa apoy sa impyerno. Mateo 5.22 sa magandang balita Biblia. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak, ito humahamak, ibig sabihin, nagmumura. Minumura mo ba? Hinahamak mo yung tao, minumura mo siya. Humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka! Alba. Ay nanganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. At yan ang aral ni Pablo, yung pagmumura. Hangal! Sabi niyo, hangal kayong mga taga-Galacia. Mangmang! Matindi, no? Hindi po pwede yun. Alam mo, sa aming maluwalhating Quran, abay, ipinag-utos po sa mga Muslim na sila po ay huwag magmura. In fact, dapat ang sabihin ng isang Muslim ay yung mga bagay na nakakabuti. At kung hindi naman maganda pakinggan po sa kanyang kapwa, kung wala namang masabing mabuti ay mas maiging tumahimik. Sabi ng propeta yan. Tapos sa maluwalhating Quran, mas mabuti yung ang sasabihin mo, yung mga kind and forgiving words. Ya ayuhal ladhina amanu takullaha wa kulu kaulan sadida. You tell the truth. Okay. Ito, brother Akaka, dapat ang sabihin lang natin yung mga mabubuting salita at pagpapaumanhin. Sapagkat ito ay mas at mangusap kayo higit na mainam kaysa sadaka. Ganito ang sinasabi sa Quran, dos at ang talata ay 263 Iqra. Black naman, bro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله غني حليم. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang mabuting salita at pagpapaumanhin o sa pulubi o ang pagtatakip. So close and open pa rin si yes. Brother Akaka, sa kanya lang yan. Yes. Kumuloy ka doon sa ano, Brother Akaka. Ay higit na mainam sa kawanggawa na sinusundan ng pagpaparinggan. Allah. At siya ang pinakamapagpaumanhin. Kind and forgiving words are better than sadaka. Bravo. Charity. Yung pagsasalita ng mabuti, pagpapaumanhin, mas maganda para yun kaysa magsadaka. Oh, magsadaka ka. Oh, nga naman. Bibigyan kita ng sadaka, tapos mumurahin kita. Grabe. Buti pa, maging mabait ka na lang sa pagsasalita sa akin. Yes. Kahit na hindi mo ako, sabagay, may mga tao, Brother Akaka, na mukhang pera ba? Okay lang sa kanila, murahin mo nang murahin, basta bigyan mo ng pera. May ganun eh. Meron pa nga iba dyan, sige magpasampal ako sa'yo, baka importante, bigyan mo lang ako ng 1,000. Grabe. O sige, bigyan kita isang sampal, 1,000. 10 sampal ha. 10,000. Ang resulta nun, bagsak ka na. Di bali masaktan bro. Sa atin po, ipinagbabawal yung upo. Pag pinagbabawal yun, kaya ang tunay na Muslim, hindi po yan nagmumura, hindi nagsasalita ng sinasabi niya yung mga mabuting salita. Pagpapaumanhin. Sa program natin, lagi tayo naghihingi ng patawa, di ba? Kasi mas maganda yun kaysa pagbibigyan ng sadaka. At ayaw ng Allah, ang pagsasalita ng masama. Ganito ang sinasabi sa chapter 4 ng Quran at ang aya ay 148. Ganito po ang sinasabi niya, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Ayan, yung pinakamalapit na kahulugan. Hindi nagugustuhan ni Allah ang pagsasalita ng masasamang salita. Yun! Sa harap ng mga tao. Ito yung kaka o sinasabi dyan, hindi gusto ng Allah yung pagsasalita ng masasama, yung pagmumura. Hindi yan maganda. Kaya nga sa ating maluwalhating Quran, bawal yan. Ngayon, Brother Kaka, tanong ganito. Sa panahon ni Kristo, dahil si Pablo nagmuray, sa panahon ba ni Kristo, siya ba ay nagsasalita ng masama? Ayon sa Quran? Sa panahon ni Kristo? Sa panahon ni Kristo. Sasalita ba siya ng masama o hindi? Ganito po ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran, surat Al-Imran, chapter 3 po yan, at ang aya, ang talata ay 46. Ganito po ang sinasabi, 46. Ito, Ikro. 46. Yan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Siya, si Jesus, ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata. Siya ay magiging isa sa mga matutuwid. Hindi siya nagsasalita ng masama dahil sinasabi diyan siya ay isa sa mga matutuwid, righteous. Masabi so, nagsasalita siya ng maganda. Man, masabi mo bang righteous ng isang tao kung laging butang bibig niya ay pagmumura? Hindi. So, sabi diyan sa ating maluwalhating Quran, si Kristo, siya ay hindi nagmumura, isang matuwid na tao. Nangungusap siya sa tao mula sa kanyang duyan hanggang sa kanyang pagbibinata. Kita mo lang yan. Kaya pala sa Biblia, bawal sa kanya ang magmura. Pagdating kay Pablo, pwede. Kasi si Pablo nagmumura. Kaya ayan, namanatuloy ng isang mga ngaral dyan sa ang dating daan na ang lakas ng pagmumura, no? Grabe, ang lupit ng tabas ng dila. Talagang talagang tapos na ang oras. Wala na. Umurahin tayo dito kung magtutuloy-tuloy tayo siguro. Talaga, no? So, kami po, ako po ay humihingi ng patawad kung sakaling meron po akong nasabing hindi po nagustuhan ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa aming mga minamahal na mga kababayan, mga Kristiyano. Personally po, humihingi po ako ng paumanhin. Wala po kaming hangad maliban sa ang maipaabot sa inyo ang tamang aral. Do-double check nyo na lang po yung mga talata na aming nasabi at sinisigurado ko po sa inyo na mapupulutan ninyo ito ng magandang bagay na makakatulong sa inyo sa ating spiritual life. Sana po itong programa namin ay magbigay daan, maging daan upang makamit natin ang tamang pananampalataya. Makilala natin ang tunay na Diyos, ang pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na walang iba kundi sa Allah. Yun po ang pinakamahalaga. At hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anuman ang tinalakay sa nasabing programa ay walang kinalaman ang 99.0 Voice FM. Itadamo ang Quran at Biblia ang sasagot tuwing Huwebes, alauna.